Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, guys, let us just honor our subscribers. We are excited to inform you that we are now 6,408 subscribers. Thank you so much. And if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin ngayon ay with regards to the former President of the Republic of the Philippines, former President Rodrigo Roa Duterte. He is now based in Davao. Okay, so he is now retired, but he's planning to run in a Senate seat. Okay, pero may mga tapos, and then he was very critical to the President of the Republic of the Philippines. Minensyon niya po na addict, no, si Bongbong Marcos. Okay, at magpa-drug test daw sila dun sa Luneta. Ang sabi naman ng anak niya ay mag-resign ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Okay, tapos pero ang walang comment si Vice President, ha? Kasi syempre nakasalalay doon yung posisyon niya bilang Vice President. Not only Vice President pala, sorry, bilang Education Secretary. Kaya walang comment, no? Now, ngayon, biglang ano, no, may balita kasi matagal na natin sinasabi yan, eh, no, baka may arrest warrant na, sinasabi nila Trillanes, ganyan, no? Eh biglang ano, sabi ni ano ni Digong Duterte na ano, na baka daw maaresto na siya, no? Sooner or later. Ibig sabihin na sooner or later, baka 24 hours or more than, no? Baka tingnan natin, abangan natin bukas, baka ipaaresto na yan si Digong Duterte. Okay? Napakaano kasi napakabastos eh, no? Parang hindi siya ano, I mean, bakit ganoon? Ginaganon yung presidente ng Pilipinas, no? Eh nung presidente siya wala namang gumaganon sa kanya, 'di ba? Diyos ko. Kaya tuloy yung mga tao, imbes na ano, magkaroon ng amor sa kanya, wala eh. Kahit ako, 'di ba? Eh alam niyo naman po kung nakikinig kayo sa ating programa, eh very ano po tayo, no? Parang ano tayo kasi former president, no? And that they supported his daughter supported the president. So, ibig sabihin, parang sana, sinasabi nga po natin, no, dapat ang i-endorse ng ating Pangulo ng Pilipinas ay si, ano, no, si Sara Duterte. Pero, nagbabago din eh. Kasi nga, yung ginawa ng, ano, ng Pangulo ng Pilipinas, ay, dating Pangulo ng Pilipinas, hindi dapat ganun, Mr. President, no? Hindi, I mean, I'm not referring to the president, ha? I'm referring to the former president. Dapat hindi ganun. Digong Duterte. Okay? So, ang titulo natin ngayon dito ay matotokhang kaya si Digong ni Bongbong. Yan. Okay, yung ano po, yung tokhang, baka hindi po tayo familiar, is ano, no, pinauso po yan nila, nila Digong, no, sa Davao, no? Pati si Bato de la Rosa. Okay? Ang ano po yan, yung tokhang, knock and plead, no? Okay? Eh ngayon, nagkakaroon ng pag-aresto, no? Allegedly, hindi pa natin alam kung totoo to eh. Okay? Kung magkaroon po ng arrest warrant ang ICC, eh wala naman po silang pulis eh. So, mag-aano po sila sa mga ano, sa mga member state. Ang problema, hindi naman po tayo member. Okay? Eh ang ano po nito, talagang ang hirap po i-implement yan. Okay? So, sa totoo lang po, mahirap po i-implement na maaresto si Digong Duterte. Okay, kaya lang hindi na siya makapag-travel ng basta-basta, no? Eh baka ano yan, syempre matatakot siya, baka sa Davao lang yan, di ba? Yung gatun na lang siya doon sa bahay kubo niya, sabi niya bahay kubo. Okay? Parang ganoon. Pero syempre, di ba, last time around bumili siya ng mga maraming mga barit kasi ano to, gun enthusiast naman si former president. Kaya ang mahirap po talaga. Kaya sino may balls na arestuhin siya? Okay? Patayan yan. And former president ito. Okay? So, mahirap yan. Baka nga house arrest na lang yan. Pero ang problema niyan is ano, kasi ma-destabilize ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. No? So, magkakaroon talaga ng ano yan, house arrest. Kumbaga. Eh, ang ano eh, ang tigas ng ulo ni Digong eh, ni presidente, dating presidente Digong eh, sinasabi natin na wag na, tumahimik na lang siya. Gusto niya tumakbo ng senador, tumakbo siya. Ang problema kasi, dapat imbis na kinakaibigan niya si Bongbong Marcos ay ganun pa, 'di ba? Inaatake niya, 'di ba? Ang inaano niya. Ang hirap, 'di ba? Tapos
Nag-speech pa siya doon. Talagang direct siya na sinabi niyang ati. No, ngayon, eh, pinatulan naman to ng mga vloggers, no? Na led by Maharlika, no? Okay? Eh, ang hirap, no? Eh, dapat hindi tayo nabubudol. Sinasabi ko naman po sa inyo, pag may nagsabi ng ganyan, wag po tayong basta-basta maniniwala. I-verify natin. I-analyze natin. Bakit sila nagsasabi ng mga ganyan? Okay? Hindi naman bugso ng damdamin lang, di ba? Pero ibig sabihin lang, eh, si ano po, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Pangulo naman yan. So, sana naman, naiintindihan naman niya na na nabigyan natin pagkakataon ng ating Pangulo ng Pilipinas, no? Eh, hindi nga po natin alam kung at o hindi, di ba? Eh, dapat hindi naman po ba nun. O, kaya lang, nandiyan na po yun eh, di ba? Eh, ang problema niya, talagang mamangga sa dalawang ilog si Sara Duterte. Pero at the end of the day, syempre, ang kakampihan niya, ang kanyang amain na si Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan po, katotohanan dyan. Okay, so sana naman po huwag ano, no? Huwag lumabas yung arrest warrant or warrant of arrest. Hindi po natin alam ang proseso diyan eh, no? International po siya. Sino magano arrest niyan? Di ba? Aresto mag-aresto ba ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police? Ang hirap diyan kung isusurrender ng pamahalaan, no, led by Pangulong Bongbong Marcos. This is the first time na may isang pangulo ng Pilipinas ang pupunta sa The Hague, the Netherlands. And ayaw din naman natin yun. Di ba? Eh, sa atin, may, in recent times, may dalawang nakulong na presidente. No? Una, si Erap Estrada. Pangalawa, si GMA, no? Gloria Macapagal Arroyo. Okay? Oh, nakulong yan sa mga alleged crimes, ganyan, etc. No? Pero ano yun? House arrest, hospital arrest, wala ka wheelchair. No? Ito, hindi pwede mag-wheelchair. Eh. No? And then The Hague pa. Ngayon, si Senator Bato de la Rosa, hindi natin alam kung anong gagawin niya. Tatago ba siya katulad ng ginawa ni ano Senator Lacson na in the past. Okay, we really do not know. It's their strategy. Pero ang sabi natin, matutokhan kaya si Digong Ibongbong? Ah, question mark pala dapat 'to eh, no? May question mark natin. Yan. Para ano lang naman, di ba? Matutokhan kaya si Igong Ibongbong? Okay. Oh, ganun po yun. Hindi natin alam eh. Ha? Okay. Sige po. Kayo po ba? Kung kayo tatanungin, matutokhan kaya si Igong Ibongbong? Yan. Okay. Maraming salamat po ng marami. No? God bless you all. Thank you guys. And if you are not yet subscribed, please do it so. Para naman, we can be able to grow na. Thank you guys. God bless you.